Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sir David, si Ma'am Dana ay tinakbo sa ospital. Labis na nag-aalala ang mag-ama. Pero ayon sa doktor, she didn't suffer from any physical trauma. Walang physical injuries, no nothing. Pero mataas yung BP niya when she arrived. Thankfully, it has normalized now. Siguro sa matinding tension and stress lang. Nagpanggap na di makalakad. At ayaw magsalita. Sino ang dapat sisihin? Oh, sige. Eh, di kasalanan ko na lang. You wanted to tell Dana the truth? To free Gia from the burden of guilt? Pero yung epekto sa kanya, hindi nyo inisip. At ikaw, sinabayan mo pa kasi ng annulment petition. You know, this is all your fault. Gusto lang naman namin malaman na ni Archie ang totoo. Mabuti ang intention, pero hindi naging mabuti ang resulta niyo. Wala talaga kaming makita ang diferensya o problema sa kanya. Wala siyang diferensya. Bakit? Hindi siya nakakapagsalita. Well, because she chooses not to. Ayaw niyang makipag-communicate at this moment. Kaya nagkaroon ng pagdududa si David. Pero ipinagpaliban muna ni David ang tungkol sa annulment petition. Hi, Dana. Kain ka na. Or you want something else? Magpapaluto ako. It's okay, Ma. Nakakapagsalita ka na. At sobrang natuwa si Lucy. Nanatili pa rin ang galit sa puso. Hi! Long time. Did you miss me and the things we used to do? Hindi naman masyado. Ikaw na miss mo ba? Of course! Not. At ang pagpapanggap ay magwawakas. Ano sasama kita? Dito po ang mom. Just not talk about that, okay? Pero ang di alam ng lahat. Nakakapaglakad ka? Oh yes, and so much more. Kuya kaya. Jeez! Ayan guys, sobrang kapanapanabik ang mga eksena. Dito lang yan sa Love Thy Woman. Kaya tutok lang tuwing hapon. At kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't hesitate to click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated ka sa aking mga next videos. Yan lang po, maraming salamat.